I remember about Coach Ramil during our days is, first, mahilig siyang magsabi ng kamote. What I like about Coach Ramil is that he takes care of you holistically. Pero siguro isa sa pinaka, for me, nakakatawa na memories namin kay Coach Ramil is yung plate number ng coach niya na palagi namin iniiwasan ng college kami. Ano hindi ko makakalimutan kay Coach Ramil? Siguro season 76, last playing year ko. Kasi sobrang, iba talaga yung pressure kapag captain ball kayo. Tapos last playing year mo pa. Sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan sa 9th floor, magkatabi kami, nakaupo. Sabi niya, tsagain mo lang ako. Yun yung una niya sinabi. Tapos, sabi ko, bakit coach? Sabi niya, kasi gusto ko itong maging magaling na leader. Sabi niya gano'n. So, thankful ako sa araw na yon. Kasi, dahil doon tumiba yung loob ko, mas mature ako, nag-grow ako as an athlete. Tapos, parang nag-gain ko yung confidence ko dahil doon sa sinabi niya. Kasi, ang hirap kasing magpatakbo ng team na ikaw lang mag-isang senior. Tapos lahat ng pressure na sa'yo. Yun, talagang tinaga din ako ni coach, tapos pinatibay niya yung loob ko. Napaka-emotional ko kasi dati nung pumasok ako sa team. So, thankful ako, Coach Ramil, I love you so much. Alam mo yan, umalis ako sa team mo nung pro na, pero binalikan kita kasi sabi ko sa sarili ko na hindi na ako makakalap ng ibang coach na Coach Ramil. So, kahit nawala ako sa iyo ng siguro almost 1 year yon, na-miss kita, tapos hinahanap ko pa din yung sistema mo, yung hirap ng training mo. Kaya bumalik ako kasi alam ko sa'yo ako mas mag-grow as an athlete at mas marami pa akong makakating dahil sa'yo yun. So, I'm Abby Marano, once a lady spiker, always a lady spiker. So what I remember about Coach Ramil during our days is, first, mahilig siyang magsabi ng kamote. Second, bawal kami magkaroon ng boyfriend, so ganun siya ka-strict sa amin. Third, pag sinabi niya sa amin na hard training, seryoso na hard training, yung tipong susuka ka talaga sa training. And message for Coach Ramil is, hi Coach! BLSU Volleyball Women's Team has come a long, long way and it will not be possible without your help being the head coach of the team. I wish you all the best. At the same time, may you be able to bless other girls in the future, and at the same time, make good and excellent volleyball players. And thank you for the 20 remarkable years. I am Carla Laguno Javier, once a lady spiker, always a lady spiker. Laging sinasabi ni Coach Ramil na huwag namin kalimutan ang basic skills, teamwork, communication, and determination to reach our goal. Coach Ramil is strict but an intelligent coach, and he is also the heart of the team. So, to Coach Ramil De Jesus, the man behind the success of the DLSU Lady Spikers, congratulations, and thank you for giving me the chance to be part of the team 15 years ago. I'm April De La Cruz De La Peña, once a lady spiker, always a lady spiker. Hi Coach, I miss you. Congratulations on your championship and your 20 years of coaching. Grabe, you're so old na. But I know in the next how many years pa of your coaching, more championships pa yan. And syempre, I just wish for good health. Mag-workout ka na, please lang. Joke lang. And also, most importantly, I just want to say thank you for being the best coach anybody can have. Coach, pagko-coach sa amin, sobrang masaya kami kasi pinagtiyagaan nyo kami kahit nung tayo namin sobrang hindi ganun kalakas, pero napag-champion mo pa rin kami. Thank you so much for that. And also, sa guidance ngayon, na-coach na rin ako. Ngayon ko na-realize na sobrang hirap pala ng mga ginagawa mo dati, na ngayon, I'm experiencing now.
And I'm so thankful na anytime I can always go to you, approach you, and ask you any questions, and you will advise me. I think that's priceless. That's too much. Pero I know you deserve a lot of things, and I hope you're as happy as I am now. Lastly, siguro, sana in the nearest future, I get to coach side by side. Nakakasama ka. Sobrang magiging masaya yun. And sana, you get more championships na I know you can. Okay? So, bye-bye na. Congratulations again, and happy 20th year of coaching. Bye, coach! Hi, Coach Ramil! Unang-una, congratulations! And Hall of Famer ka, isa ka ng alamat! Katagal mo na sa Lasal, grabe, 20 years. For sure naman tatagal pa, hindi ka pa naman magre-resign, di ba? Pero, so, merong nagtanong kasi kung ano yung pinaka-memorable na, ano ba, memorable na experience or kung ano man na bagay tungkol kay Coach Ramil. Well, actually, madami eh. Madami mula sa pinahirapan niya kami sa training, ayaw niya kami paalisin. Nung uso pa yung 8:10 ng umaga at 12:50 na klase, palaging cold treatment yon. Hindi kanya papansinin kahit nagpapaalam ka. Tapos meron pa yung iba sa amin umiiyak sa gilid kasi kailangan na namin pumasok. Pero hindi pa din pwede kasi hindi pa tapos ang training. Tapos, pero siguro isa sa pinaka, for me, nakakatawa na memories namin kay Coach Ramil is yung plate number ng kotse niya na palagi namin iniiwasan ng college kami. Pero hindi ko siyempre sasabihin kung ano yung plate number niya. Hanggang ngayon, yung pa din yung plate number niya. So, yun Coach, congratulations po uli. Tapos, maraming salamat sa walang patid na pasensya sa aming mga kamote na mula na palagi mo sinasabi na sa kinakalawang na pako hindi ay pako ba ano ba pako jaman hindi ko alam na pinagtiyagaan mong pakinisin para kung sino kami ngayon na minold mo, tinulungan mo kami kung paano maging mas mabuting manlalaro pero hindi lang sa loob ng court pati na din sa labas ng court. Thank you po uli coach. Tapos God bless. Pagaling ka kung may sakit ka man pero bawal 'yon. Ang naalala ko kay Coach Ramil sa training namin, sobrang hirap pagka nag-absent ka, meron kang parusa. As in one time, meron akong trip na naset na and then bigla kami nagka-training and then when I get back, pina-stairs niya ako for 3 rounds and then nagsuka-suka na ako doon pero sobrang hindi niya ako ginamit kasi nag-absent ako sa training. And then meron kaming time na natalo yata kami sa UAP or dumikit yung score ng kalaban. And then coach was like, yung setter dapat yung huling nag-give up. So winan man niya kami lahat. Pero ako yung pinaka-last besides our captain. And then 20 minutes ako nandun as in nagdidilim na yung paningin ko. Halos masuka-suka na ako. For 20 minutes, winan man niya ako para lang tumibay daw yung puso ko. So Coach Ramil has been very strict. Pero alam mo na lahat ng ginagawa niya is kasi meron siyang gusto for you and merong dahilan. Bawal mag-boyfriend, bawal bumarkada, sobrang daming sakripisyo, bawal magbakasyon. Yan si Coach Ramil. Pero alam natin lahat na nag-work yung formula niya. Coach Ramil is not for everyone. He will challenge you every day. He will make you push yourself to the ends of your limits. At dahil dyan, Coach, thank you very much. Dahil ngayon, pagka meron akong mahirap na pinagdadaanan, una kong sinasabi sa sarili ko, mas mahirap pa yung training ng Lasal at yung pinagagawa ni Coach Ramil sa akin kesa dito sa dinadaanan ko. So, Coach Ramil, congratulations and you know, we love you kahit na we used to have a love and hate relationship. Ngayon, nare-realize namin lahat ng hirap na pinagdaanan namin sa'yo is kasi meron yung dahilan and all our hard work has paid off. So, this has been Kay Martinez Daily
And once a ladies fighter, always a ladies fighter. Ani mo Lasal. Hi coach. This is Mama. Just in case hindi niyo ako makilala dahil sa kulot kong buhok. Pinagandaan ko po talaga to. Anyway, I just want to thank you for being my second father. Thank you dahil pinatibay niyo ako lalo na sa one-man coach. Joke lang po. Pero coach, seryoso. Sobrang thankful ako lalo na po sa second chance na binigay niyo sa akin. Alam niyo na po ako. And you will always be in my heart. Kahit hindi na ako nandito sa Pilipinas palagi, I will be forever thankful na naging coach ko kayo. Hindi lang sa court, pati sa totoong buhay. Ayan! Emote. And lahat ng blessings na meron kayo ngayon, you deserve it, coach. You truly deserve it. And I pray that you will always be in good health and that our good Lord will continue to pour out blessings, not just for you, but for all the people that you love. Ayan. For the end time, maraming salamat, coach, and congratulations sa lahat po ng achievements ninyo. And love namin kayo, kaming mga kamotes. Love namin kayo. And ingat kayo palagi. Ano mo lasalan. Memories with Coach Ramil. So, isa sa mga hindi ko makakalimutan is yung pag tinatawag siya laging kamote. So, yung term na yun, doon ko nakuha. So, nandiyan din syempre yung mahihirap na ensayo. Tsaka siya yung mga isa sa mga coaches na kilala ko talaga na sobrang tahimik at saka hindi ma-showbiz. Pero, yun coach, alay ng narating mo, ang dami mo nang na-achieve since from the start na pumasok ka sa Lasal. And you've really proven yourself to everyone, yung capability mo and how well you really developed the player. So I am sure na mas marami pang gagaling under your mentorship and mas marami pang championship ang dadating sa mga hawakan mo. So good luck and of course, good health always para mas marami ka pang matulungan. Hi! Kami ang Pabebe Girls! 2007 ang taon na hindi malilimutan ni Coach Ramil dahil yun ang taon na talagang na-challenge ang DLSU Lady Spikers. 11 or 12 lang kami sa lineup noon, siya naman sa coaching staff, nag-iisa lang. Supporters namin hindi ganun karami, kaya naman umabot na sa pag-high blood si Coach Ramil. Sabi ng doktor, kailangan niya magpahinga, pero dahil batas military si Coach Ramil, hindi maka-cancel at training, tuloy pa rin ang 5-8, one man at kung ano-ano pa. Si coach, wala akong masabi, super bait and galing. Like, nung di pa ako marunong mag-underhand serve, siya yung nag-tool. Coach Ramil, congratulations for winning the UAAP Championship crown for season 79. And 20 years ka na rin, coach, ng Lady Spikers. Grabe, legendary. Samantalang ako, kakalagpas ko lang ng 20 years sa mundo. You are the real MVP. Hi, my name is Sher Peñano. I was the libero for the team last 2002 to 2006. What I remember about Coach Ramil is it has to do a lot with his training that he gave us. I think he is not just a strategic coach on the court, but he is also strategic by keeping us very fit, and he actually can predict and he actually knows when the team's high level of performance can be achieved, like what they call the peak of the team. And because of his dedication, because of his being passionate to what he does, he made an individual player play at her best
not for herself alone, but for the team's triumph. So I think that's what makes Coach Ramil a great coach. I think Coach Ramil for pouring out his heart on the team from back then, and what we can see now, he's still doing it, and I congratulate him for all the challenges. What I like about Coach Ramil is that he takes care of you holistically. In volleyball, we know him as a coach. Syempre, pag nalaman mong Coach Ramil yan, mahirap magpa-training. And everyone knows that. So alam natin, especially yung mga lady spikers and former lady spikers na naabutan niya, pag sinabi Coach Ramil, mahirap magpa-training. But you know, dun sa pagpapahirap na yon, in that stage and process, you will realize ano yung purpose mo in volleyball. And hindi ka papayag na walang mangyari dun sa pagpapahirap mo. And I think that's the best, and I think yung advantage ni Coach is that in every generation, na-instill niya yung ganong legacy and ganong mindset sa bawat generation. That's why marami siyang nabibalik, nabibigay na championship for LaSalle. And not just volleyball, but outside volleyball, you will know and everyone knows also that he is also a tatay for us. Personally, ako, alam ni Coach Ramil yung mga pinagdaanan ko. Not just that, but you know that he will give you the best advice in your current situation or in every situation. Talaga makikita mo na may concern siya sa'yo and tutulungan ka niya. And iintindihin niya kung ano yung pinagdadaanan mo. And not just that, pero alam mo yung sasabihin niya sa'yo na kung paano ma-improve yung sarili mo. So, not just a coach, more than a coach, tatay siya sa lahat. Siguro, if I want to give a lot or more message sa kanya, siguro super haba nitong video na to, and you know, everyone can attest sa lahat ng mga ginawa niya for everyone. Pero for now, I think that's all I can say. And yes, Coach Ramil, I just want to say thank you very much for everything. Alam niyo po kung ano yung mga pinagdaanan ko in family, in my personal life, and thank you for being there na nagtitiwala pa rin po kayo sa akin until now. And yung trust po na binibigay nyo, it makes me motivated more kung ano man po yung kailangan kong tapusin and kung ano man po yung mga goals ko ngayon. I wish you all the best, and alam ko po na yung passion nyo for the following years will still be there for volleyball. And wish ko lang po, and I pray always to for your good health. Coach, wag muna kumain ng mga kung ano-anong pampataba. Alam niyo po yan, kung kaya lang po namin kayo bantayan every time, babantayan namin kayo para pigilan kayo. But alam naman po namin that you're also responsible for yourself. Yun lang po. Bye-bye, and thank you, especially para sa mga kapatid ko po. I am Chuck Cruz. Once a lady spiker, always a lady spiker. Love you, Coach! Hi, Coach. First of all, syempre, I'd like to congratulate you on your 10th championship for LaSalle. Grabe, Coach, no? I just realized, ang tagal mo na sa LaSalle. At lalo kong na-realize na matagal na rin akong nag-graduate. Halata na yung edad. I just wanna also thank you for bringing us the team sa two finals na nilaruan natin when we were together. And syempre, the unforgettable first ever championship, diba? I have so many memorable things na naalala ko when we were still together. Kagaya ng mga like, nahuli mo ako na nag-yossi sa UM at hinabol kita sa MRT. LRT pala. Ano pa ba? Syempre, ang hindi makakalimutang elevator scene. Alam mo na yon. And then, that was after ng Bacolod, diba? And, ano pa ba? Syempre, yung championship.
unforgettable. Anyway, so I just want to wish you best of luck in the coming UAAPs, and we'll be here to support the team, to support you, and that's it. I'm Iris Ortega Patrona. Once a lady spiker, always a lady spiker. Good luck.